Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is November 2, 2021, and this is my 3 days quarantine day. This is my 3 days quarantine here in my hotel. So guys, isa-share ko lang po sa inyo, lalo na sa mga kababayan ko dyan, na nagdadalawang isip. Isa-share ko lang yung experience ko, kung paano ako nakapag-avail ng aking libreng hotel, libreng pagkain, at libreng PCR. Libre lahat guys, wala akong ginastos. Pati yung bus, yung shuttle bus ko papunta dito sa hotel is libre. So, ano mga yung ginawa ko? Una, nag-apply ako ng dalawang one hall pass, isang returning OFW, at isa is returning resident. So, dalawa po in-apply ko para kung halimbawa at hindi ma-tanggap o hindi nila kung hindi ako ma-approve na isa akong OFW, so meron po akong ni-ready na document ko. So just in case talaga. Kumbaga nagpakasakali lang talaga po ako. Kasi since 2014 hanggang 2016, OFW po ako sa Dubai. And I can consider talaga yung sarili ko na ako ay isang OFW. Kaya po sinubukan ko, wala namang masamang sumubok, di ba? So, thanks God kasi sobrang mabait na mga staff dun sa airport natin, sa NAIA Terminal 1. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much. And tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko na ginaguide naman nila kayo kung saan kayo pupunta. So, may line doon ng foreigner at may line doon ng mga OFW. So, nag-line po ako sa OFW and then pagdating doon sa airport, may pipirmahan kayo doon ng sa UWA and then ipapasa niyo po doon. And then, wala naman po silang hiningin requirements kasi yung OWA na yun is pipilapan mo lang yun kung saan ka nagtrabaho, kung saan ka nagtatrabaho and anong trabaho mo. And yung personal identity mo lang po. And then, isasama mo din yung QR code doon na nakalagay. Tapos, after that guys, i-approve nila yun sa custom. And then, in-approve naman ako ng custom. So, madaling, sobrang dali lang. Tinanggap lang nila. And then, pinadiretso na ako sa aming shuttle bus na maghahali dito sa hotel. So, ganun lang kadali guys. So, ganun lang yung ginawa ko. Piling ko lucky lang ako noong 31 of October na yan. Pero, yes, wala pong para sa akin is walang masamang mag-try. Kasi, para sa akin, tayong lahat ng mga asawa ng mga foreign, tayo po ay nagtatrabaho naman at hindi tayo pumapalya sa pag-send ng pera sa Pilipinas sa ating mga pamilya. So, makukonsider po natin yung sarili natin na tayo ay isang OFW. Pero ito lang po yung importante, dapat ang inyong hawak na passport, of course, ay Pilipino. Hindi po foreign. So, yan guys, na-share ko lang yung sobrang laking blessing na natanggap ko. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Bye!